Good morning po sa inyong lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay Walang Puknat sa Panalangin. Walang puknat sa panalangin. Maminamahal, alam po natin na ang tugon sa panalangin ay depende po yan sa kalooban ng Diyos at po siyang di maaring pilitin. At bago po tayo manalangin, alam na po ng Panginoon ang ating ipapanalangin. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 8, talastas na inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Kaya mga minamahal, napakaganda pong isipin na alam na ng Diyos pala ating papanalangin. Ngunit mga minamahal, alam po natin din ay sa Biblia na dapat tayong humingi at dapat tayong manalangin. Sabi nga sa Santiago 4:2, kayo wala sa pagdating kayo, hihingi. Minsan pala po, tayo wala sapagkat di tayo humingi. Kaya dapat tayong humingi, dapat tayong manalangin. At kalooban ng Panginoon na ang pagtanggap ay sumusunod sa paghingi sa Diyos. Sabi nga sa John 16:24, kayo magsihingi at kayo katanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya dapat tayong humingi mga minamahal, manalangin, patay tumanggap mula sa ating Panginoon. At nawa, huwag tayong magsawa at mapagod sa ating panalangin. Ang nalaroan po dyan sa Biblia ay ang nangyari sa Mark chapter 7, verses 30, tungkol po yan sa isang babaeng Griego na Sirofenicia na ay siya pong palayasin ng Panginoon ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit ayon po sa Panginoon, dapat niya raw unahin ang iba. Sabi ng babae, bilang sagot, na kahit Panginoon tira lang, ay tanggapin niya. Dahil sabi ng babae, ginawa ng Panginoon, tinugon po kanyang hilingan, at pinalayas ng Panginoon ang demonyo sa bata. Kaya po huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil, lagi tayong manalangin. Unang Tesalonica 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Roma 12:12, magmatyagain sa panalangin. Kolosa 4:2, matili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. At Epeso 6:8, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Kaya po nais ng Panginoon, huwag tayong magsawa sa panalangin. Lagi po tayong manalangin. Walang puknat sa panalangin. Para sa akin, mami, naman panalangin po ay para po yung spiritual exercise ng Kristiyano. Nababanat po ating panampalataya kahit nakakapagod. Ngunit, tulad po ng exercise, kailangan natin yan palagi, walang tigil, habang tayo ay nabubuhay. E, mami, namahal, panalangin tayo, walang puknat sa panalangin. Maraming salamat po.